Sa Hebrew at saka sa Arabic, meron tayong teacher ng Arabic dito eh. Expert sa Arabic. Ang mga Arabo, kaya nilang magbasa ng letter, puro consonant, walang vowel, kahit walang diacritical signs. Kaya halimbawa, yung YHWH, magre-research ka, hindi na po kayahin ng mga Hebrew Jew to, sapagkat there was a time na namatay na po ang kanilang what? Lingguwahe. They cannot read the consonant without vowels. They are not familiar with it. Tapos so, hindi mo mabasa to. Yuhu! May nakalaban ako. Yuhu! Kanina sinabi mo, Jehovah, Yahweh, puro imbento lang po yan. Sabi ho ng libro, kahit po ang libro ng mga Jehovah's Witness, nasa kukote ko pa, ha? Page 14 ng kanilang aklat. Kung hindi dahil sa Arabic, hindi po matatranslate ang Bible into English pertaining to Hebrew. Sapagkat gumamit sila ng Arabic closer to Hebrew. Paano basahin ng Arabo to? Yahuwah. Yahuwah. Okay? O ika o ik o siya. Kaya nga Yahweh El. O siya si El. Ang pangalan yung El, hindi yung Yahweh o Yahuwah. Pangalawa. Kaya, ganun ko sinasagot, bakit sa panahon ni Propeta Muhammad, walang diacritical marks? Ha? Bakit sa panahon ni... Kaya nga ang Quran, kapatid, ha? Una-una ang Quran na preserved sa puso ng mga sahaba. Regardless kung anong symbol ng letter, unang-una na nandoon na preserved sa puso ng mga sahaba, kabisa nila ang Quran. Nung naisulat nila ito, hindi nila kailangan ang diacritical marks, hindi nila kailangan ang vowels. They know how to read it. Yung sa manuscript, yung po'y sura Taha. Magkapareho sa sura Taha natin ngayon. May vowels na lang ito para sa atin na hindi mga Arabo. Para yung pagbabasa, hindi po mawala. Diba? Ngayon, tapos ang sabi niya, pagbalik nga yung the Quran. Ang Quran po, nakalimutan yata niyo sinabi ko kanina, it is precise meaning, precise wording, transmitted to us by numerous person, tawatur. Yan pong patakaran, kasi si Said bin Thabit, kung kabisado raw niya ang Quran, bakit hindi nilang siya sinulat niya mag-isa? Hindi po ganun ang patakaran . Kailangan tawatur. May chain of narration para mawala ang pagdududa na lahat ng mga sahaba, sila-sila po, kung mga naturuan ni Propeta Muhammad, ay yun po ang talagang narinig nila kay Propeta Muhammad. Hindi lang sinulo ni Zaid bin Thabit. Ngayon, mahirap daw isulat, sabi ni, na napakahirap. Panahon daw ni Zaid bin Thabit, inutusan siya ni Uthman. Yung pong tinutukoy niyo, mushaf, yung buong libro, may mga soap na ho, may mga fragments na. Bakit po sinulat? Kasi doon mula sa sinulat na mushaf, kukopyahin at ipalaganap sa buong mundo. Wala pa namang Xerox copy nun . Para ipamahagi sa Armenia at Azerbaijan. Yun ang nakarating ngayon. Bakit daw 95.5%? Pakibalik nga doon sa markan. Unang-una, hindi naman kami may sabi niyan. Carbon dating. Wala naman ang nakitang 100%. Ganun pala patakaran mo . Bakit ka naniwala kay J. Smith? Yung carbon dating na ginamit niya, hindi din 100%, 80%, 70%. Parang ano lang yan . Safeguard. 99.9% kill germs, di ba? Hindi naman sa amin yan . Sila po ang nagsabi niyan. Magkagayon pa man, malapit-lapit sa 100%. Yung carbon dating, yung date kasi ng animal skin. Kasi yung kulay puti nun, nakita nyo, pag nagbalat kayo ng kambing, naka-carbon dated po yun. Nabibigyan ng estimate kung gaano katanda na yung animal skin. Yun po yung carbon dating. At sabi sa Birmingham, 569 to 645, yun po nasa lifespan ni Propeta Muhammad. Kapatid na pastor, ang hirap talaga.
ituro ang katotohanan sa ayaw ng tumingin sa katotohanan. Ipinapakita mo sinag ng araw. Ayun ang araw. Ano sinag dito ang silangan ano? Tapos si pastor, pakiramdam ko. Nasaan? Wala naman eh. Wala akong nakita. Ganito po pakiramdam ko kay pastor. Kaya pastor, fa'ayna tadhabun? Saan ka pupunta? In huwa illa dhikrun lil alamin. Ito lang naman ay paalala sa iyo ng Panginoon ng lahat ng nilalang. Wala ka na excuse. Pasensya na, magdadawa ako ngayon. Wala ka na excuse, pastor. Nagmamalaki ka. 18 years ka sa Saudi Arabia. Hindi ka nagsyahada sa napakamababaw na dahilan. Ang babaw-babaw ng dahilan. Tapos nagtayo ka pa ng sarili mong sekta. Ang dami-dami ng baptist ngayon, naguguluhan na yung tao. Tapos sabi mo, kayo ang totoong baptist, kayo ang totoong church. Nagagalit sa iyo yung mga pa-baptist na nakapalibot dito sa Project 7. Ikaw, baptist ka, di ba? Anong klaseng baptist ka? Oh. Kaya kapatid, saan ka pupunta? Diyan mo kami akayin? Dito ka na, wala ka na. Wallah. Suma. Allahumma shahad. Allahumma shahad. Allahumma shahad. Saksi ka, Allah. Amin na naparating sa kanyang mensahe. Sapagkat wala na, nakikita ng excuse sa iyo. Huwag mo personal yung pastor. Mula lang sa bibig ng mga ngaral. Sapagkat ikaw, ilang taong ka na sa Saudi. Ang tigas ng puso mo. Napakataas ng pride mo. Ako, dito ko pinanganak. Dito ko lumaki. Pero isinuko ko ang aking sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir!